magandang umaga, Binibining Abeho. Ipapaliwanag namin ang suliranin ng panukala sa pagpapagawa ng Youth sa Gate Buhay Program. Marami ang naghihirap sa buhay ngayon dahil sa krisis ng COVID-19. Marami ang taong nawala ng hanap buhay tulad na lamang ng mga jeepney drivers, street vendors, tendera sa palengke at iba pa. Isa sa malaking populasyon sa Cebu ay ang lugar ng San Chanco Street, Barangay Kalobihan, Cebu City. Ang lugar na ito ay nangangailangan ng kahit na anong tulong upang matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan tulad na lamang ng pagbibigay ng relief goods. So guys, sa sinabi talaga ni Isis kanina, totoo talaga na maraming tao ang nangangailangan sa San Chanco Street. So, dahil dito, maaaring makakatulong tayo sa pamagitan ng pagbigay ng donasyon sa kanila na kahit anong halaga. Kahit anong halaga, guys. Ang inyong mga donasyon ay bibili natin ng pagkain upang gawing relief goods tulad ng bigas, mga dilata, rubbing alcohol, at iba pa na kanilang kakailanganin. So, yung ibibigay nyo na donation, guys, ay ipunin namin, tas gagawin namin relief goods para mabigay sa kanila at para fair yung pagbigay. So, mahigit na 200 katao ang mabibigyan ng oportunidad sa proyektong ito, at kung sumobra ang pera ay magbibigay ng second batch sa nasabing proyekto. At kung ito naman ay kulang, ay maaring bawasan ang mga tao na mapagbibigyan ng relief goods. So, pag sumobra ang pera, guys, talagang magbibigay talaga kami ng second batch dahil sayang naman yung mga nilin naming relief goods. At pag kulang naman, ibibigay lang namin sa mga taong dapat bigyan. Kailangan maisagawa na ang proyektong ito sa madaling panahon para sa kapakanan at kaligtasan ng mga mamayan ng mga tao sa San Chanco Street, Barangay Kalobihan, Cebu City. So, guys, dapat talagang maisagawa na natin ang proyektong ito dahil marami talagang mga tao ang naghihirap. Layunin makapagbigay ng relief goods sa lugar ng Santiago Street, Barangay Kalobihan, Cebu City, upang matustusan ang isa sa kanilang pangangailangan. Mga plano na dapat gawin. Una, pagpupulong ng mga taong nagboluntaryo para sa programa, una o pangalawang araw. Pangalawa, gumawa ng solicit at ibigay sa gobyerno, government assistance. Gumawa ng account para sa donation program na galing sa mga tao na nakatira sa iba't ibang lugar ng Cebu. Maaari nilang ibuhulog sa mga account na nabanggit. Una, GCash 0948-1616736. Pangalawa, bank account number HDHD1223 Youth Tulong Program, o maaaring silang pumunta sa opisina ng Youth Tulong Lokasyon, South Poblacion, City of Naga, Cebu. Tatlo, pagtipon-tipon sa mga pera na nakuha galing sa solicit at donasyon, 1 hanggang 2 araw. Ang ikaapat naman ay ang pagbili sa mga produkto na ibibigay, 1 araw. Minimum plano na dapat gawin ay pagbalot ng mga produkto. 1 hanggang 2 araw ang proseso nito. Pang-anim naman ay pagpamamahagi ng mga relief goods. 1 hanggang 2 araw din ang proseso nito. So pag-uusapan natin ngayon ay ang budgeting sa nasabing programa. Ang unang produkto o gastusin na ating bibili ay ang bigas. Ang bigas ay nagkakalaga ng 40 kada kilo. Kailangan natin ng 200 na kilo, kaya 40 times 200 is equal to 8,000. Pangalawa ay ang sardinas. Sardinas ay nagkakalaga ng 13 pesos each. So 13 times 200 is equal to 3,600. Pangatlo ay ang carne norte.
Carne Norte ay nagkakalaga ng 13 each can. So, 200 times 13 is equals to 3,600. Pangatlo ay ang beef loaf. Ang beef loaf ay nagkakalaga ng 13 each can. Kaya kailangan natin ng 200 na cans. Kaya 13 times 200 is equals to 3,600. Pang-apat ay ang alcohol. 200 na piraso ng alcohol ay ating kinakailangan. Kaya 15 ay kada isa ng presyo sa alcohol. Kaya 15 times 200 is equals to 3,000. Sabon. Ang una ay ang panglaba, bareta, at ang powder. So, sa bareta at powder, kailangan natin ng 200 na piraso nito na nagkakahalaga ng 5 piso bawat isa. So, ang total ng dalawang ito ay 1,000 para sa bareta at 1,000 para sa powder. Pangalawa, pangligo o pangkatawan, shampoo, sabon, at toothpaste. So, sa tatlong ito, kailangan natin ng 16 na dosena na nagkakahalaga 56 bawat dosena. So, ang total po ng bawat shampoo, ng toothpaste at ng sabon ay 896. So, ang total po lahat sa budgeting ay 26,488. Pakinabang, magkakatulong ang proyektong ito sa mga tao na nakatira sa San Chanco Street, Barangay Kalubihan, Cebu City. Malaki ang pakinabang ng proyektong ito sa mga taong nawalan ng hanap buhay sa gitna ng pandemya o COVID-19. Panataliing ligtas ang buhay ng mga mamayan ng San Chanco Street, Barangay Kalubihan, Cebu City. Magbigay tulong sa pamagitan ng donasyon na gawa ng youth tulong na pinamagatang Youth sa Gift Buhay. Tulungan natin silang makabangon muli sa pamamagitan ng pamimigay ng pera, pagkain, lumang damit, medisena, at iba pa na makakatulong sa kanila. Meron nga tayong kasabihan na mabuting mamigay kaysa tumanggap. Magkaisa sa pagbibigay ng kanilang pangangailangan. Ipakita natin ang espiritu ng Pasko at ang pagka-Pilipino na walang iwanan sa panahon ng kagipitan. Kapag nakita mo ang mga ngiti ng mga taong tinulungan mo, ay sulit ang pagtulong mo. Mga ngiti na hindi mapapantayan ng anuman. Magkaisa sa muling pagbangon ng Pilipinas.